Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tandang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayong maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang, may pagpapakumbabang aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos sa tanak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at kaluwalhatian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ang sapo bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sapo, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na nananalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan
ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya, at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matapot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siya nahahandang sa sino man ay tumubos, ililigtas ang Israel, yung kanyang hinirang, liligtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus sa tangwika, "Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan po sa isang simbahan, ako ay nagmisa. Magulo, maraming mga bata. Magulo at maingay ang mga bata.
Ako po bilang pari, naiintindihan ko kapag ang mga bata ang nag-iingay. Dahil normal po sa mga bata ang manggulo, normal po sa mga bata ang mag-ingay. Hindi po ako nagagalit kapag ang mga bata ang nag-iingay. Kaya po pagkatapos ng misa, may isang may nakatatanda lumapit sa akin at ang sabi, "Father, sa susunod na magmimisa kayo, pagsabihan niyo naman ang mga bata. Ang iingay, ang gulo-gulo, hindi ako makapagdasal." Marami po sa atin ganoon ang iniisip. Ang mga bata ay panggulo. Matagal na tayo sa simbahan, tumanda na tayo sa simbahan, naglilingkod tayo sa simbahan, linggo-linggo tayong nagsisimba. Ang nakakalungkot po, parang nabili na natin ang susi ng simbahan. O di kaya naman, nabili na natin ang langit. Bakit nating ipinagkakait sa iba, lalong-lalo na sa mga bata, ang pagsisimba? Hindi ba dapat matutuwa tayo na napupuno ang simbahan ng mga bata? Ito po ang problema ni Propeta Jonas at ni Martha. Hindi nila nakita ang malaking biyayang nasa harap nila, ang maging pamamaraan sila ng Diyos ng kanyang pagpapala, ng kanyang pagbabasbas, ng pagpapamalas ng Diyos, ng kanyang dakilang pagmamahal at pagpapatawad. Si Jonas po ay tumakbo, tumakas, papunta ng Tarshish. Kahapon narinig natin, ayaw niyang pumunta ng Ninive dahil naniniwala siya sa kabutihang loob ng Diyos. Gusto niya, wala, lipuli na lang ang mga tao sa Ninive, parusahan na lang ng Diyos. Kaya gusto niyang wag na lang pumunta ng Ninive kasi alam niyang mabait at mapagpatawad ang Diyos. Sa atin namang mabuting balita, narinig natin ang kwento ng pagbisita ni Jesus sa kanyang mga malalapit na kaibigan, sa magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Kagaya po tayo minsan ni Martha, aligaga sa maraming bagay, marami tayong ginagawa, pero nakakalimutan natin ano ba ang mas mahalaga. Noong unang panahon po, madalas nating pinag-aaway ang contemplation, ang pagdarasal sa action or works of charity at service. Si Martha yung nire-represent ni Martha ang works of charity, ang paglilingkod. Samantalang si Maria naman, nire-represent ang pagdarasal, ang contemplation, ang prayer. Pero ngayon po ipinapaalaala sa atin ni Jesus na wala namang masama kung aligaga ka. Wala namang masama kung marami kang ginagawa. Huwag mo lang kalilimutang magdasal. Huwag mo lang kalilimutan na isa buhay ang mga ipinagdarasal mo. Yun pong inakakalungkot sa atin. Araw-araw tayong andito sa loob ng simbahan, nagdidibosyon tayo sa kung sino-sinong santo, nagdarasal tayo ng Santo Rosario. Pero ang nakakalungkot, nagiging mapanghusga na tayo sa kapwa. Masyado na nating itinataas ang ating sarili. Busy ako kay Lord. Ang dami kong ginagawa sa Diyos. Pero hindi na tayo nakakapagdasal. Hindi na natin nai-internalize na isa sa buhay ang paanyaya ng Diyos. Kaya po sa banal na misang ito, ang hamon sa atin ni Jesus,
piliin natin ano ang mas mahalaga. At ano po ang mas mahalaga? Ang makita ang kabutihang loob ng Diyos. Ang makita ang kamay ng Diyos sa ating kapwa. At huwag sana nating ipagkait ang biyayang ito sa iba. Huwag sanang maging dahilan ng pagiging busy natin ang marami nating ginagawa sa paglilingkod, sa kapwa, sa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Huwag nating ipagdamot, ipagkait ang biyayang ibinigay lang din sa atin ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta na bunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos, magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, pati na rin ang mga kahilingang ipinagdarasal sa banal na misang ito. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumika, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kundi ang aking mabatid
sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.